Magandang araw mga bossing, welcome back sa ating channel. For today's video natin mga bossing, ito turo at i-share ko sa inyo kung paano natin palalakasin ang prenon sa hulihan ng Barako 175. Okay, ito marami nagtatanong kung ano daw ba yung ginagamit nating lever kapag nagpapalit tayo. So lagi kong sinasabi dyan na mas maganda na mas mahaba ang inyong lever para mas malakas ang potential ng inyong preno. Okay, so yung sa Barako kasi kung mapapansin nyo, maliit na siya, ay naka-bend pa. Okay, ayan. So kung i-compare natin dito sa ating ipinalit na lever, ayan, mas mahaba siya. So mas malakas yung potential ng ating preno pagka ganyang mahaba. So ang ginamit nating brake lever dyan, brake arm, ay pang TMX155. So maganda siyang gamitin kasi plug and play lang talaga siya. At magagamit nyo pa rin yung inyong lumang tornilyo. Yung iba kasi ang ginagawa dyan sa lever na yan, pag wala silang makuhanan, kasi hindi nga nila alam kung ano ipapalit, pinuputol nila, saka nila padudugtungan ng flat bar para humaba. So itong lever na to, maganda, plug and play talaga. So yung mga pyesa, ayan, gaya nya, yung ating pinaka bushing sa loob, ng pinaka, ano nang yung ating preno, ng at magagamit natin yan pareho. Pati yung ating tornilyo dyan sa ating pinaka brake arm, standard din yan mga boss. Medyo konting pokpok lang na konti, okay na. So sunod naman natin gagawin dyan, matapos natin palta ng brake arm, syempre ay dapat nilinis muna natin. Okay, pinaka importante sa preno natin ay napanatilihin natin na malinis. Okay, so ang gagawin natin, syempre linisin natin para matanggal natin yung mga kaskasan o yung ating lining, para matanggal din yung mga grasa-grasa na galing doon sa ating bearing. So linis natin ng gasolina para mas madali natin matanggal yung mga grasa-grasa at para mas malinis natin ang ayos. So kailangan na malinis natin muna ang ating preno bago natin ikabit ulit para makuha natin talaga yung pinaka potential ng ating preno. Kasi pagka madumi rin yung ating preno, hindi natin nilinis, so hindi nyo rin siya mapapalakas ng ganun kaganda. So ito so isa pa parang pamamaraan na ginagawa ko. Ayan, yung pagka wala pang gatla yung ating mga lining, ay nilalagyan ko at nilalagarihan ko natin yan. So hindi natin sinasagad yung pagkakalagari, halos kalahati lang ng ating lining. Kasi hindi po pwedeng isagad natin niya hanggang doon sa may pinakabakal, kasi possible na humina yung kapit ng ating lining doon sa may pinakabakal niyan. So kalahati lang ang kailangan lang, ay magkalagyan natin ng gatla na siyang dadaanan ng ating mga pinagtangusan ng ating lining upang maiwasan natin ang pag-iingay ng ating preno. Okay, so yung kasing umiingay sa ating preno, yun yung ang mga natatangos na naiipit dyan sa ating lining niya. Kaya kung mapapansin nyo, ang lining natin kumikintab. So habang umiikot yung gulong natin, pinapreno, pumapasok dun sa mismo sa gitna yung gabok, ayan, kung kaya umiingay. So ayan yung ating laging ginagamit, panlinis ng ating lining at saka ng ating brake hub. So ang ginagamit lagi ko dyan lagi ay yung Scotch Brite. So kung mapapansin nyo naman, maganda talaga siyang gamitin. So labas agad yung pinaka potential ng ating lining. Balik ulit sa parang akala may bago yung ating lining, natanggal yung ating pa makintab na siyang pinagtangusan ng ating mga tangos na lining na naipit sa ating loob ng ating brake hub. So matapos natin linisin yan, buuin na natin at ikabit na ulit natin dun sa ating mismong brake hub. Okay, so mas maganda palagi gamitin natin yung pinaka original na spring. Huwag natin pagtanong mga luma kasi possible na laging napuputol yun. Okay, pagka mga replacement, so yung original matibay siya, hindi siya napuputol. So ito pang isa, kailangan mapanitili natin na malambot ang ikot ng ating brake arm. So nilalagyan ko yun ng langis doon sa may pinakagilid para pumasok doon sa loob ng ating brake arm para mapanatili natin yung lambot ng ikot ng ating brake arm para malambot natin pag niyayapakan.
at hindi na natin kakailanganin gumamit pa ng hila spring para lang bumalik yung ating preno. So next naman natin yung ating brake hub. Ayan, ganun lang din yung ating gagawin. Gagamitan din natin ng Scotch Brite at palalabasin ulit natin yung potential ng ating brake hub. Pakikintabin ulit natin yan at para hindi matangos ng matalas yung ating brake hub ay yun nga ang ginagamit natin ay Scotch Brite. So natatanggal yung mga excess na pinagtangusan doon sa bibig ng ating brake hub at mapapantay ang tangos. Okay? So dahil medyo maraming grasa yung gitnang parte ng ating brake hub ay nilinis na natin ng tuluyan para matanggal natin yung mga grasa-grasa. So isa sa maaaring pagmula na paghina ng inyong preno ay dahil sa umiikot na yung grasa dun sa ating loob ng ating mismo brake hub at nung ating preno. So hindi magandang ano yun kasi possible talaga na lumihingi na yung inyong preno pag may grasa. So ang grasa ay para lang doon sa bearing at kailangan yung ating pinakaloob ng brake hub na yan. Ayan, kung mapansin nyo, napakalinis. At yung ating preno ay kailangan niya na ituyong-tuyo at wala yung mga grasa o langis. Yun naman nilagay natin langis, yun naman ay hindi para umikot dahil konti lang naman yung nilagay natin. So kung mapapansin nyo rin, hindi rin na rin natin nilagyan ng ating alambre technique kasi makapal pa naman yung ating ating lining. So ito yung isa kailangan talaga lagi bago nyo ikabit yung inyong axle ay mapanatili nyo na malagyan ng langis para maiwasan natin na mag-stack up para hindi kayo mahirapan sa susunod na inyong tatanggalin ulit yung inyong gulong na yan. Kasi sa totoo lang pagka ganyan may sidecar ay talagang napakahirap magbaklas ng gulong sa hulihan lalo na kung wala kayong katulong. So kung medyo malakas-lakas naman kayo ay okay lang, pero ako medyo nahihirapan din ako kasi napakabigay at napakahirap magkalas talaga niyan lalo na yung pagpapasok kung medyo maganit. Pero kung gaya naman ganyan malubay, so madali siyang gawin. So hindi na kayo ma-hassle na pagkakalas at pagkakabit ng inyong axle. So lagay na natin yung ating tornilyo, ayan. At huwag nyo kalilimutang higpitan at ilagay yung ating pinakayang na sa ating tornilyong yan ng ating tawag dyan ay bara, yung pinaka bracket ng ating brake hub. So panatilihin nyo siguradong yan ay mahigpit kasi meron nangyari dito sa shop na dinala ay ginawa ng may-ari at nakalimutan niya. So anong nangyari, natanggal yung tornilyo, umikot si brake hub. So maraming na damage dahil lang dun sa hindi niya nahigpitan yung pinaka tornilyong yan ng pinaka bracket ng ating brake hub. So okay lang naman mag DIY pero syempre siguraduhin natin na mahigpit yung ating mga kinakalas at siguraduhin natin yung ating mga kinakalas ay dun ulit mapapabalik sa ating kinalas. Okay, so tapos nating higpitan yung ating pinaka brake bracket na yan. Ay syempre ito yung technique na ituturo ko pa rin ulit sa inyo. Ito yung pagka yung hihigpitan nyo ang inyong mismong axle, yung nut axle ng inyong gulong ay para mapanatiling smooth ang ikot ng gulong ninyo bago ninyo higpitan ang inyong axle ay siguraduhin ninyo nakakabit na yung inyong preno. Naka-set up na siya sa kung gaano kalalim. Okay, so naka-set up na siya. So bago nyo higpitan or kung wala naman kayong katulong ay po pwede ninyo kayo na lang mismo dyan sa parte nga yan. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ha. Gagamit lang tayo dyan ng clutch screw para maitulak natin yung lever ng ating preno. Okay, so ito siguraduhin muna natin mahigpit yung ating pinaka bracket kasi baka mamaya makalimutan nga natin yan. So yan ang palagi natin huwag kalilimutan. Next, so ito mga bossing yung technique na sinasabi ko sa inyo. Okay, so hihigpitan na natin yung ating pinaka axle. So ganito yung technique na ginagawa ko.
pagkahihigpitan na natin yung axle. Pero kung meron kayong katulong, mas maganda ay payapakan ninyo yung inyong preno para mas bago ninyo higpitan yung pinaka-tornilyong yan ng inyong axle ay hakab na yung inyong pinaka lining sa loob ng brake hub para pantay kumayod yung inyong lining sa loob ng ating brake hub. Okay, so napaka-importante niyan. At saka para maiwasan ninyo na yung pag-inikot nyo ang gulong ay may parang may sumasabit. So ito sa ganitong pamamaraan, may iwasan nyo yung ganoong pangyayari. So pre-play at makukuha ninyo yung pinakatamang adjust ng inyong preno. So kahit pa konti lang yung clearance ng inyong preno ay hindi siya sasabit or kakapit doon sa inyong pinaka-brake hub. Okay, so ayun lang mga bossing ha. Maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po'y nakatulong sa inyo ang video ito. Huwag nyo po sana kalilimutang i-like at i-subscribe yung ating channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Okay? So maraming salamat po and God bless po sa ating lahat mga boss.